Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today, magre-review tayo ng isang bass guitar. Kahit di naman tayo bahista, nakakatugtog naman ng bass and may specific na tone ng bass naman ako na gustong gusto. Ginagamit ko rin kasi ito pang record dito sa bahay pag gumagawa akong kanta or nagko-cover ng songs. So, specifically, jazz bass yun, ito. Ayun. Pero bago tayo mag-start, pagpasensyahan nyo na nga pala, baka may marinig kayong mga noises sa paligid. Wala pa tayong quiet room tulad ng ibang videos natin. Ayun. Pero ayun, simulan na natin. Shoutout sa nagpahiram na itong bass guitar, si Trends Unabia. Meron din siyang YouTube channel, at follow nyo siya. Meron din siyang mga banda, yung Fools to Sages, andun din ako. At syempre, yung The Boo. Follow nyo rin yun. Syempre, at yung sarili niyang banda, Second Segment. At marami pang ibang tinutugtugan niyan si Trends. At follow niyo rin siya. At kung kailangan niyo ng bahista, kontakin niyo na siya sa Facebook. Bago natin simulan, pakinggan na muna natin agad. I-isolate natin yung neck pickup muna. Pakinggan natin yung neck pickup niya. Yan yung classic na neck pickup tone ng jazz bass. Yung single coil na tunog pero mataba. Pero ayun. Ngayon, isabay na ba natin yung bridge pickup? Nakaparallel sila. Pang slap konti. Try natin kahit di ako marunong. Tapos, next naman, yung bridge pickup. Yung gustong-gusto ng karamihan ng mga soloista, mga mala jacko style na tunog, yung ma-mid, high-mid konti. Yan yung pag gusto mong mag-cut through the mix. Tapos, testing natin yung tone knob niya. Ayun, working naman. Yun yung tunog ng SX Vintage Series na jazz bass. 5-string nga pala siya. Ayun. Tapos, yung body niya ay basswood. And yung neck ay maple. Ito, maple siya. Tapos yung fretboard ay rosewood. Ayun, ano ba masasabi ko sa bass na to? Tingin ko ito yung ultimate project bass para sa akin. Kasi kahit sa gitara, yung mga SX na gitara, ako kung magkakaroon akong extra cash na tapos gustuhin ko mag-project, SX din ang kukunin ko eh. Kasi okay na okay yung feel niya. Mararamdaman mo naman yun bilang musician. Yung paghahawak mo pa lang, pagtugtog mo pa lang. Yung nakikisama yung instrument. Ako kung maririnig ko to at kung hahawakan ko tapos hindi ko alam yung tatak, aakalain mong Fender sa totoo lang. Sa totoo lang gaya. Ayun, makikita mo yan sa online. Ang daming musicians na bumibili ng SX, tapos pinapalitan na lang nila yung parts. Tapos, ayun, parang Fender na yung hawak nila. Makikita mo rin yung mga comparison yan online, kahit nga yung stock pickup nito, kino-compare sa Fender. Kuha rin yung tunog Pero syempre, tingin ko lamang pa rin naman syempre yung Fender. Minsan, syempre naman, compare mo naman yung price. Sobrang mahal naman ng Fender compared dito, diba? Pero ayun, kung gusto mo lang ng kagaya ko, para sa akin siguro na hindi naman bahista, tapos gusto lang ng bass guitar na pang record, okay na okay yung mga ganito. Tapos kung bahista ka rin tapos gusto mo lang ng magandang bass guitar na ito, classic jazz bass yung tunog, okay na okay talaga tong SX Vintage Series. Sa akin, pinakagusto ko yung vintage Nagkaroon ako ng custom series na custom ba yun? Basta a modern series yata or something. Medyo hindi ko natripan yung SX na nakuha ko dati. Yung Stratocaster ata yun.
Pero yung mga vintage series na na-try ko, Bass, Telecaster, and Stratocaster, gustong-gusto ko yun. So, ayun. Okay na okay itong Bass na to. And lastly, shoutout nga pala kay Rose Ann. At konektado to sa dun sa isa nating video about sa mga partner and as or asawa ng mga musicians. Regalo kasi niya to kay Trends. So, ayun. Suportado yung kaibigan natin, di ba? At sana ganun din yung mga partner nyo. At ayun, baka humaba pa yung video. Maraming salamat sa panonood. Ito ulit yung SX Vintage Series Jazz Bass 5 String. At sana nagustuhan nyo. Sana nakatulong sa mga interesado sa bass na to. Like, share, subscribe. Biyahin ni Boo. See you. Bye guys.